Paano nga ba nahuli at naangkin ng North Korea ang isang barko ng US Navy? Hello and welcome to Kalugar TV, kung saan laging abot kamay ang kaalaman. Mga kalugar, kung gusto mo ang mga ganitong uri ng video, ay inaanyayahan kitang pindutin ang subscribe button at isama mo na rin ang bell notification para lagi kang updated sa aking mga bagong video. At kung sa Facebook ka naman mahilig manood, ay like mo na rin at i-follow ang aking Facebook page. Maraming salamat! Tara at umpisahan na natin. Noong kasagsagan ng Cold War sa pagitan ng US at ang Soviet Union, mayroong pangyayari na hindi inasahan ng Amerika at ng buong mundo. Ito ay ang pagdakip ng North Korea sa isang US Navy spy ship sa karagatan malapit sa Korean Peninsula, kasama na ang 83 crew nito. Ito ang tinaguriang Pueblo Incident at ito ang isa sa pinakamatatandaang pangyayari noong panahon ng Cold War. January 23, 1968, ang USS Pueblo ay naglalayag malapit sa karagatan ng Korean Peninsula nang ito ay atakihin at hulihin ng mga puwersa ng North Korea na sakay ng mga patrol boats sa kadahilanang nang himasok umano ang barkong ito sa kanilang teritoryo. Sa kabilang banda naman ay iginiit ng US na ang lokasyon ng pinangyarihan ng insidente ay nasa international waters at hindi sakop ng North Korea. Matatanda ang 3 araw bago maganap ang insidente ay may 31 miyembro ng North Korean Army ang tumawid sa Korean Demilitarized Zone o DMZ. Ang DMZ ang nagsisilbing pagitan o border ng North at South Korea. Ito ay napagkasunduan ng mga bansang kasali noong panahon ng Korean War noong taong 1950s. Matapos tumawid ang mga sundalong North Korean, ay inatake at pinaslang nila ang 26 na South Korean at tinanggarin nilang lusubin ang Blue House sa Seoul na pag-aari ng South Korean government. Ang Pueblo Incident ang nagbukas sa kamalayan ng buong mundo kung anong klaseng gobyerno mayroon ang North Korea. Dahil dito ay mas lalo pang naging isolated ang North Korea at halos walang bansang gustong maging kaibigan nito, liban na lang sa ilang bansa tulad ng China at Russia na siyang pangunahing mga bansang sumuporta dito noong panahon ng digmaan. Makalipas ang 2 araw matapos malaman ng US ang nangyari sa kanilang barko, ay nagpadala agad ito ng napakaraming puwersa sa naturang lugar. Kabilang na ang Naval Task Force 71 na kinabibilangan ng aircraft carrier na USS Enterprise bilang pangunahing barkong pandigma. Noong panahong iyon, ang nuclear-powered aircraft carrier na USS Enterprise ang siyang itinuturing na pinakamalakas na barkong pandigma sa buong mundo. Kaya nitong magkarga ng hanggang 80 fighter jets, kabilang din sa ipinadala ng US ang mga barko mula sa 7th Fleet. Ipinakita ng US ang kanilang puwersa para ipaalam sa North Korea na handa sila makipagdigma ulit kung kinakailangan. Sa kabilang banda ay nakikipag-usap din ang US sa North Korea para mapalaya ang mahigit 80 tauhan nila na hinuli ng puwersa ng North Korea. Habang nasa negosasyon ay mabigat ang hinihingi ng North Korea nakapalit sa paglaya ng mga bihag. Ilan lang sa kanilang mga kondisyon ay kinakailangang aminin ng US na nanghimasok sila sa teritoryo ng North Korea. Dahil sa pressure ng ibang mga bansa at puwersa ng Amerika ay nagbunga din ang pag-uusap at napagkasundo ang palayain ang mga bihag na Amerikano. At napalaya nga ang mga bihag, subalit 82 na lang ang nakauwi sapagkat napatay na ng mga North Korean ang isa nilang bihag. Hindi rin ibinalik ng North Korea ang barkong USS Pueblo dahil itinuturing nila itong war trophy at sagisag ng tagumpay ng isang maliit na bansa laban sa imperialismo. Hanggang sa ngayon ay nananatiling kabilang sa commissioned ship ng US Navy ang USS Pueblo at ang status lamang nito ay captured o nahuli ng kalaban. Mula naman noong taong 2013 ay iniangkla ng North Korea ang USS Pueblo sa Potong River sa Pyongyang at ginawang isang museum na barko sa kanilang Victorious War Museum. Mga kalugar, hanggang dito na lang ang ating video. Sana ay may napulot kayong kaunting kaalaman. At kung gusto niyo ang video ito, ay huwag kalimutang pindutin ang subscribe button at isama mo na rin ang bell notification para lagi kang updated sa ating mga bagong video.
This is Kalugar TV at maraming salamat sa iyong panonood.